Gia Morado nasaksihan na din sa unang game ng Denso sa Japan V-League. Binansagan agad na crucial moment queen. Bakit nga ba? Narito tunghayan nating lahat. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Sa wakas, after how many months of waiting, nasaksihan na din ang Filipina Pride na si Gia Morado sa isa sa pinakasikat at pinakamalaking volleyball league sa buong mundo. First game ng Denso Airy B sa Japan V-League laban sa defending champs na NEC Red Rockets. Malaking laban nga ito para sa Creamline setter dahil may mga national team players ang kabilang team at import din nila si Thai volleyball superstar Adjara Porn Kongyot. Samantala, hindi naman makakapaglaro ang isa pang import ng Denso na si Brazilian Olympian Rosa Maria Montebeler. Ayon sa ilang reports, hindi din daw sana papayagan maglaro si Gia dahil may kailangan pang pirmahan sa kanyang transfer certificate. Pero agad itong inaksyonan ng Philippine National Volleyball Federation kaya nakapaglaro din ang nasabing Pinay player. Umbisa pa lang, halatang hirap na agad ang Airy B sa naglalakas ang mga palo ng Red Rockets. Hindi nga kasama sa starting unit si Gia pero matyagang nagantay ang mga fans sa pagpasok niya sa court. Sa dulong bahagi ng set, nasilayan na siya sa wakas matapos ang double substitution para magkaroon ng full frontline ng Denso. Gumawa ng mini run ang koponan sa pagpasok ni Morado pero naputol din naman agad ito ng NEC. Tila kabado pa si Gia sa malaking laban na ito dahil nagkaroon pa siya ng rare double contact violation sa pagtatapos ng unang set. Kaya naman naipanalo ito ng Red Rockets sa score na 25-19. Sa second set, mas naging aggressive naman ang Airy B sa kanilang mga atake. Gumanda din ang floor defense nila kaya sila naman ang may hawak ng momentum. Sa crucial moment, ipinasok ulit si Gia at siya ang gumawa ng perfect set para matapos ng kanyang teammate ang set sa score na 22-25. Sa third and fourth sets naman, patuloy ang palitan ng puntos ng dalawang team pero sadyang tanga ng defending champions ang advantage at kumpiyansa sa game. Sa huli laging pinapasok si Morado kaya naman hirap na siyang itimuan ng kanyang team sa paghabol. Ngunit kahit too late na nga palagi ang pagpasok sa kanya, ay tila nabansagan na nga si Gia na new crucial moment queen ng volleyball dahil sa tiwala na ibinibigay sa kanya kapag kailangan ng team ng puntos. Marami ang umaasa na sa susunod na laro ng Denso ay mas maraming playing time ang ibigay sa kanya at makapaglaro na din si Rosa Maria. Susunod na makakaharap ng Airy B ang Kurobe na natalo naman sa Hitachi in 5 sets sa kanilang unang game. Magaganap ang nasabing bakbakan sa October 29. And that's it mga ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga update na kaganapan sa Creamline World.